Ano nga ba ang landslide? Ang landslide ang biglaang pagguho ng lupa galing sa matataas na lugar gaya ng bundok o bangin. Ang parating sanhi nito ay matinding pag-ulan, paglindol at pagkakaroon ng volcanic eruption. Meron din tinatawag na submarine landslide o pagguho ng lupa sa ilalim ng dagat. Ito naman ay dahil sa paglindol sa ilalim ng ating karagatan. Mga kadungganon namin, ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa landslide. Ang Pilipinas ay isa sa mga lugar sa buong mundo na prone sa landslide. Ayon sa Philippine Government for Mines and Geoscience Bureau or MGB, mahigit 80% ng lugar sa Pilipinas ay prone to landslide. Isa sa kadahilanan kung bakit patuloy ang pagguho ng lupa ay patuloy na pag-ulan at dahil na rin sa mga bulubundukin na mga lugar na nasasalanta ng lindol. Isa sa mga trahedyang nangyari ay noong taong 2006. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulan at paglindol na may magnitude na 2.6, ang bundok sa probinsya ng St. Bernard sa Leyte ay gumuho. Natabunan ng isang nayon at higit sa 1,000 katao ang nasawi. Ito din ang nangyari sa bayan ng Cotabato noong 2019. Nagsimula ito sa sunod-sunod na pagyanig ng lupa at nagresulta sa pagguho ng isang bundok. 22 katao ang nasalanta at 2 tao ang nawawala. Paano ba natin maiiwasan ang landslide? Ang pinakamabisang paraan ay ang pagiging maalam at handa upang maiwasan ang posibleng banta ng landslide. Ipaalam sa mga otoridad ang tungkol sa landslide-prone area. Ipaalam sa mga taong posibleng maapektuhan ng landslide. Kung alam nyo na may pagbanta ng landslide, lisanin na ang lugar. Sa mga panahon na biglaan ang sitwasyon at hindi posible ang paglisan, protektahan ang sarili, takpan ang ulo at magtago sa ligtas na lugar. Dagdag kaalaman mga miyembro. Ang pagtanim ng punong kahoy sa ating kapaligiran o kapundukan ay isa sa pinaka-epektibong paraan na maiwasan ang landslide. Ang punong kahoy na mahigit 10 taong gulang ay makakapag-absorb ng tubig sa kanilang sanga ng 1,500 to 2,000 liters ng tubig sa pamamagitan ng pagsipsip gamit ng kanilang mga ugat. Mga kadungganon, ito'y paalala lamang na maging handa at mapagmatsyag tayo sa ating kapaligiran. At sa muli po, kami po ang environmental team ng Client Services Department na nagpapaalala na hashtag kalikasan naman po! Nagustuhan niyo po ba ang video namin ngayon? Like and subscribe sa Client Services Department YouTube channel.